Isang araw, ang mga makamandag na ahas ay nagsimulang kumalat na parang mga damo. Ang mga tao ay maaari lamang mag-isip ng mga paraan upang sirain sila. Ibinuhos nila ang mga ito sa isang hukay, pagkatapos ay sinunog sa apoy hanggang sa mamatay. Ngunit walang nakapansin, matapos biglang nabuhay ang mahabang ahas na nadaanan ng wheelchair. Ganyan ang ahas sa lawa, biglang gumagapang para salakayin ang mga tao. Ngunit mas nakakatakot pa sa ahas ang kumpanyang gumagawa ng gamot na ito. Dahil gumamit sila ng apdo ng ahas sa paggawa ng gamot, pinasok nila ang mga stimulant sa katawan ng babaeng ahas. Ito ay humahantong sa ang sanggol na ahas ay hindi namamatay. Ngunit noong araw na iyon ay biglang gumana ang gamot sa katawan ng ina, gusto nitong basagin ang baso. Inutusan ng lalaki ang apoy na sunugin ito, ngunit ang mataas na temperatura ay nagpalakas sa inang ahas. Sinira nito ang mga tanikala at nagsimulang maghiganti sa mga tao. Mabilis na tumakbo ang lalaki patungo sa helicopter, ngunit hindi gaanong pinalad ang nasa likuran. Lahat sila ay pinatay ng inang ahas. Hindi nagtagal, gustong ilantad ng isang pulis ang tunay na mukha ng kumpanya ng parmasyutiko. Pumunta siya sa tren na ito para mag-imbestiga. At pumunta rin dito ang male lead sa police team para imbestigahan ang bagay na ito. Hindi napansin ng dalawang tao sa oras na ito, ang barkong sinasakyan nila ay napapaligiran ng mga ahas. 10,000 makamandag na ahas ang lumangoy sakay ng barko, walang humpay nilang inatake ang mga sakay na pasahero. Ang lalaking pinuno, si Kinyo, ay agad na tumakbo palayo matapos matuklasan. Tumakbo sila habang pinapaalalahanan ang lahat sa paligid na tumakbo ng mabilis. Nang marinig nila na may mga ahas, hindi naniwala ang lahat. Kinakabahan. Kaya isang segundo mamaya. Nagpatuloy sa pagtakbo, si Nathan Vu at Fung Le, tumakbo papunta sa kafeterya ng bangka. Hindi pa alam ng mga tao kung ano ang nangyari, nahulog ang ahas mula sa kisame. Agad na nagpanik ang lahat. At dito naranasan ni Kinyo ang pinakamalaking panganib sa kasalukuyan na isang ahas na daan-daang metro ang haba. Para harapin ang ahas, ginamit ni Kinyo ang kanyang kamiseta upang takpan ang kanyang guwantes, sinuntok ang kabinet ng seguridad at naglabas ng martilyo. Maglabas ng palakol, kung saan-saan may mga bangkay, lahat sa ibabaw ay mga ahas. Tumakbo si Kinyo sa emergency exit, sa kabilang sulok ay nakilala niya ang isang mayamang lalaki at ang kanyang kasintahan. At sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, iniwan ni Puhaw ang kanyang magandang kasintahan. Sa sandaling ito muling nagpakita ang higanting ahas. Mabilis nitong kinagat ang paa ng isang estudyante, saka siya kinaladkad. Sa gilid na ito, nagtago si Puhaw sa VIP room, pagkatapos ay mabilis na isinara ang pinto. Ang iba ay nakaharang lahat sa pintuan. Nang makita ito ni Tukkewa ay agad siyang nagmura. Mga kapatid, hayop. Ngunit makalipas ang isang segundo, biglang nahulog ang ahas mula sa kisame. Ang orihinal na balak ni Puhaw ay tumakbo. Ngunit ang kanyang ari-arian ay nilock niya. Pinutol din ng pagiging makasarili niya ang kanyang pamumuhay. Kasabay nito, unti-unting gumapang din ang inang ahas. Ibinukan nito ang bibig na may mga ngiping may bahid ng dugo, pagkatapos. Ang eksenang ito ay hango sa bagong palabas na Deep Sea Mutant Snake na pelikula. Pag-usapan ang malaking digmaan sa pagitan ng mga ahas at mga tao. Ang sandali ng buhay at kamatayan upang subukan ang kalikasan ng tao. Sa likod ng pag-atake ng higanting ahas ay isa pang pagsasabwatan na nakakasira ng lupa. Kung mahilig kang manood ng mga pelikulang may kinalaman sa ahas, tiyak na huwag itong laktawan. Nagtungo sa palikuran ang babaeng lead at hindi inaasahang may nakasalubong na ahas. Bigla niyang naalala habang naglalaro saglit, nag-transform siya bilang isang babaeng mandirigma. Kahit ang mga kasamahan sa kuponan ay ipinatawag. Kaya ipinakita ang mga kasanayan sa martial arts. Ito ang pinakabagong broadcast na Deep Sea Mutant Snake. At nagbibigay ito sa iyo ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng pampalamig. Pagkatapos ay tumakbo ang grupo sa isang malamig na silid. Iminungkahi ni Kinyo na akitin niya ang mga ahas para bigyan ang lahat ng pagkakataong makatakas. Sa pagkakataong ito, muling tumayo ang isang estudyante, nakagat siya ng ahas, hindi na mabuhay. Kapag wala kang nakikitang pag-asa, gusto mo pang lumaban sa buhay. Ngunit pinili ng estudyanteng ito na palitan si Kinyo upang makumpleto ang gawain ng pag-akit ng mga ahas. Dahil binigyan sila ng isang grupo ng mga tao ng pagkakataong makatakas, hindi sumang-ayon si Kinyo. Binuksan ng estudyante ang pinto ng malamig na silid at nagmamadaling lumabas. Nagtakbuhan ang lahat, gusto ni Kinyo na bumalik para iligtas ang estudyante, ngunit kakaibang isinara niya ang pinto. Ang eksenang ito ay nagpakita ng aura ng sangkatauhan. Maraming crash scenes sa pelikula.
Ang mga taong nagliligtas sa mga tao ay hindi mga mahuhusay na bayani kundi ang pinakakaraniwang tao. Pwedeng maliit na artista lang siya, pwede na siyang tatay, pwede siyang matandang may hawak ng apo. Ngunit laging nakatago sa kanila ang pag-asa. Ang isang pelikulang makapagpapagalaw sa mga tao ay hindi kahindik-hindik, dramatiko. Hindi rin ito dahil sa high-end, kahanga-hangang mga diskarte sa imaging. Ito ay sakripisyo at pagmamahal sa oras ng panganib. Sa pelikulang Deep Sea Mutant Snake, ang panganib ay nasa lahat ng dako, ang laboratorio ay nasira. Bawat eksena sa pelikula ay isang mahalagang yugto, huwag mo itong palampasin. Bakit madalas sabihin ng matatanda na ang ahas ay hindi makakatama? Dahil ang mga ahas ay maaaring mabuhay at maghiganti sa iyo anumang oras. Hinuli ng lalaki ang lahat ng ahas sa isla para magsagawa ng eksperimento. Ngunit sa hindi inaasahan, lahat ng mga nag-eksperimento ay namatay. Pero sinong mag-aakala na mabubuhay muli ang namatay na haring ahas? Ang viral experiment ng Fewen ay nagbibigay sa mga ahas ng isla ng kapangyarihan ng immortalidad. Kaya sa dagundong ng haring ahas, ang mga ahas ay naghiganti sa sangkatauhan. Ang hukbo ay ganap na armado upang salakayin ang ahas, ngunit ganap na walang silbi. Kasabay nito, nagsimulang tumakas ang mga nakaligtas. Sumakay sila sa maliit na bangka malapit sa dalampasigan, sa pag-aakalang ito ay ligtas. Ngunit sinadya ng hari ng mga ahas na palayain sila. Sa gilid na ito, isang pulutong ng mga mapaghiganti na ahas ang umatake sa mga tao sa dagat. Sa dagat ngayon, lahat ng malalaking barko ay nagpi-party. Hindi nila napansin ang paparating na panganib. Opisyal na nagsisimula ang paghihiganti ng mga ahas. Ang huli sa kanila ay tumakbo sa kubyerta. Pagkatapos, nakita nila ang pinakanakakatakot na eksena mula nang sila ay ipinanganak. Isang dambuhalang ahas ang nagbuga ng isang tumpok ng sariwang dugo sa kanila. Agad na tumakbo ang lahat sa lifebuoy, si Kinyo na lang ang natira sa bangka. Nakabalot ang ahas sa barko, itinapon ni Kinyo ang gasolina sa buong barko, pagkatapos ay sinunog ito. Ang barko ay sumabog sa isang iglap at ang hari at ang barko ay lumubog sa ilalim ng dagat. Dumating ang mga nakaligtas sa isang disyerto na isla at dito nagsimula ang sakuna. Hindi pa rin nila namalayan na nagsisimula pa lang ang tunay na sakuna. Sa disyerto na isla, may mga kakaibang halaman at hayop sa lahat ng dako. Ito ang pinakahuling pelikulang inilabas na Deep Sea Mutant Snake. Kailangan mong mamuhay kasama ang binagong flora at fauna sa isang disyerto na isla. Ang isla ay misteryoso, mapanganib, at naharap sa paghihiganti ng haring ahas. Saan dapat pumunta ang mga tao? Kung gusto mo ng adventure at misteryo, tiyak na huwag palampasin ang pelikulang ito.